si Jesus ay karapat-dapat na maging hari at umupo sa trono, at ito ay matapang na tinanggap ng ating Panginoong Jesus. Ito lang ang pagkakataon, wala na sa banal na kasulatan na umamin o inangkin ng ating Panginoong Jesus. Mas marami yung alam namin na ikaw ang Mesiyas. Ang sagot ng ating Panginoon, huwag mong sabihin yan. Sa inyo lang yan. Secret natin yan. Pero sa pagkakataong ito, hindi sinawata ng ating Panginoong Jesus ang proklamasyon ng mga tao. But indeed, He is the King of Kings. Para sa akin, ang teksto nito ay paalala din sa atin on how we treat politics in our life as Christians. That when we deal politics as we ought to do, because at the first place, tayo naman ay political human beings. Let us always be reminded that when we are dealing with politics, we have to be sure in our minds, in our hearts, na ang ating inilulok-lok ay ang ating Panginoong Jesus. Hindi yung pink, hindi yung pula, hindi usapan ng kulay. Usapan dito, tayo ba ay Kristiyano? We supposedly enthroning the reign of God and not the reign of all people or the person that we want to be in that position. Na sana kahit sa anong pagkakataon, lagi nasa isip natin, sa paglakad natin, sa posisyon, pagsama sa ating Panginoong Jesus, lagi ang nasa utak natin, ang nasa puso natin, ay luklok ang ating Panginoong Diyos. Ito yung tapang na nasa ating Panginoong Jesus. Alam niya na sa kalaunan ay haharapin niya ang kamatayan. Pero meron siyang lakas ng loob. Dahil wala doon kay Pilato sa mga namumuno ang kanyang puso at isipan, kundi nasa ating Panginoon. The triumphant entry of our Lord Jesus Christ in Jerusalem is the day that people have the freedom to express their longing, their aspiration for a better life. It is the day that the illicit plan of those who are in powers to kill Jesus was aborted in the meantime. And yes, it is the triumphant entry of the Lord Jesus Christ. This is the day that the Lord has made. Yung, alam niyo yung, nung sinabi niya, tara sa lugar, Betfage, kung saan, o sa Bitanya, kung saan naroon si Lazaro. Anong sinabi ng kanyang mga alagad? Lord, kamakailan lang, gusto kanilang patayin at patuhin niyo doon. Bakit tayo pupunta doon? But then the Lord Jesus Christ, pumunta siya. Matapang siya pumunta, naharapin ang kamatayan at tanggapin ito. Seeing and reading this text gives me the impression that this is the most awaited moment for people to see someone who can save them from their sufferings. Yung pagdating ng ating Panginoong Jesus at natuwa yung mga tao ay iyon yung kagalakan na sa wakas narito na ang ating tagapagligtas. Narito na ang balitang-balita viral na gumagamot ng ating mga sakit. Narito na yung Panginoon na nagpapakaakain sa atin pag tayo ay gutom. Narito na ang sinasabi ng mga Pilipino na magliligtas sa kanila. This is the day that they will come here. Welcome nila ang ating Panginoong Jesus dahil namimit niya yung kanilang mga expectations. Pagkutom sila, pinapakain niya sila. Pagka may sakit sila, ginagamot niya sila. Pag meron silang pangangailangan, nandiyan lang ang ating Panginoong Jesus. Parang tayo lang din, no? Pagka meron tayong pangangailangan, nananalangin tayo sa ating Panginoong Diyos.
Pagka gusto natin magamot, we pray to God. Pagka wala tayong pera, we pray to God. Diba? Nakakarelate kayo. Parang yung mamahal natin minsan sa buhay, tumatawag sila pag meron silang kailangan. Pagkatapos nun, wala na. Oh, bakit natatawa kayo? Di ba gano'n din tayo minsan? They welcome the Lord Jesus Christ because Jesus Christ met their needs, their expectation. Pero hindi rin natin may kakaila na ang ilan sa mga nag-welcome sa Kanya ay yung mga ayaw din sa Kanya. This is also the day that people who doesn't want the Lord Jesus Christ welcome Him. Ito rin yung araw na kung saan ang mga taong ito ay nakuundak sila upang ilista ang kanyang kamalian. Maaring ang nilista niya doon, oops, Jesus Christ, masyado ka nang nakakagambala sa negosyo namin. Ang traffic-traffic na nga, nag-prosesyon ka pa. Diba? Ang yung daan na puno na ng traffic, pinuno mo pa. At pinagkakalat-kalat mo pa ang mga tao dahil nagkukuha-kuha sila ng mga sanga ng kahoy at nilagay sa daan. Ngayon, sino maglilinis niya? Pilipino na naman. Ito yung araw na paglilista ng kanyang pagkakamali. Pero sige pa rin ang ating Panginoong Jesus. Alam ito ng ating Panginoon, pero matapang pa rin siyang pumasok sa Jerusalem at isang tagumpay iyon dahil hindi siya nagpapigil sa mga taong ayaw maniwala sa Kanya. Kundi nagpatuloy siya para sa mga taong naniniwala sa Kanya at paniniwalang kahit ang mga hindi naniniwala ay magkakaroon ng paniniwala sa Kanya. Paano ko nasulat ito? Paano yan? Puro na lang paniniwala. Alam ng ating Panginoong Jesus, nang pumasok siya sa Jerusalem, marami ang hindi naniniwala sa Kanya. Okay? Pero matapang pa rin siyang pumunta doon dahil naniniwala siya na kahit papaano may pagkakataon na ang mga hindi naniniwala, maniniwala din. Di ba? Sa pagkabato niya sa cross, yung tumusok sa kanyang tagiliran, after na ginawa niya yun at bumulwak ang tubig imbes na dugo, anong sabi niya? Indeed, this is the Son of God. Mga kapatid, isang katapangan ang bagay na ito na sana meron din tayo. Sige lang, gawin natin ang mga bagay na alam natin na ito ay inilulukulok natin ng Diyos. Huwag tayong tumigil dahil lang sa mga taong ayaw sa atin. Tama. Ayaw nga sa'yo eh. Kahit anong gawin mo, ayaw talaga yan. Ayaw talaga. Huwag mong itulad yung sarili mo na kahit inaayawan ka na, sunod ka pa rin ang sunod. At umahasa ka pa rin. May hugot pa rin. Hugot-hugot. Ganon din tayo, di ba? Meron tayong tapang na gawin ang mga bagay-bagay na hindi dahil gusto natin ipakita sa mga ayaw maniwala sa atin na kaya natin, kundi dahil naniniwala tayo na nasa atin ang dakila at mapagmahal na Diyos. Di ba? We are doing things not because of the people who doesn't like us or mga taong ayaw maniwala sa atin. But we are doing things for the glory of God. Mga kapatid, sa araw na ito, gawin natin, yakapin natin ang matapang na Jesus. Amen. Na siyang nagbibigay sa atin ng tapang para gawin ang mga bagay-bagay na kung saan ay nilulukluk natin ng ating Panginoong Diyos. Amen. Opo, maraming mga hadlang. Maraming mga dahilan upang tayo ay tumigil. Maraming mga hindi inaasahang mga tao na naglilista ng ating mga pagkakamali upang tayo ay tumigil.
Pero hindi po yan ang dahilan upang tayo ay tumigil. Let us make every moment as a moment rich with possibility and hope, even at times of seems impossibilities. Gawin natin lahat ng mga bagay-bagay na napakayamang pagkakataon na gawin natin ang mga posible at mga magagandang bagay sa ating buhay kahit parang napaka-imposible ng gawin. Gawin natin ang umiti kahit ang hirap-hirap gawin dahil nasasaktan din tayo. Every relationship is a potential insight into the activity of the Spirit. Kahit kaano man kagulo o palabong yan. Yung relationship natin as choir, yung relationship natin as English speaking people at Tagalog speaking people at Ilocano people, uray kas ano na dumati kagulo na. Let us seize that moment as opportunity to serve each other. Uray no, agit Ilocano, dan katan mo, makuwatan ng kapsat ka Tagalog. Pray for it. Sana yung sinasabi ni Pastor ay hindi patungkol sa'yo. Gaano man kagulo ang relationship na yan, seize that moment, that possibility to make hope and dreams na sana balang araw ang magulong relationship na yan ay magiging maganda. Seize every conversation as a living word of grace and peace. Yung ginawa ng ating Panginoong Jesus na alam niya na yung mga nagsisigaw-sigaw na mga iba na naroon ay praise be to God. At mga iba rin doon pagdating ng araw ay crucify God. Alam niya na ganun ang mangyayari. Pero he sees the moment. Kinuha niya yung pagkakataon na yun upang isang pagkakataon na gawin niya yung dapat niyang gawin. At pagkakataon na kung saan ay ipadaman niya ang kanyang pagmamahal. Yung conversation na yon ay kinuha niya upang iluklok ang ating Diyos. Mga kapatid, mahirap pang gawin na kapag ang sungit-sungit yung kaharap natin, yung conversation ba na lahat na lang lumalabas ay napakasakit pakinggan, seize that opportunity to enthrone God. No, anyaman tinugbaga na rin ka, ito nang God be with you. In Jesus' name, tumigil ka na. Ang gandang gawin, pero ang hirap gawin. No? That is a challenge for us. That is the possession that Jesus Christ inviting us to do the triumphant entry into Jerusalem. Best of all, ano man yung ating kalagayan, pinanghihinaan pa tayo ng loob sa posisyong sumasama tayo sa ating Panginoong Jesus. Mawala man ang lahat, one thing is for sure, na sa atin ang Diyos. Amen. Iwan man kayo ng mga mabait na kaibigan, mga matalik na kaibigan, sa ating pagyakap, sa ating matapang na Panginoong Jesus, hindi kayo iwanan ng Diyos. Amen. This is the day that the Lord has made. Yakapin natin ang Jesus na matapang sa ating buhay. Amen.